Tignan nyo mga idol, inaasawa ni Rondo si Kyrie dito to the point na hindi na siya nage-help sa team defense. Dadaan si Dragic, maaaring sumundot si Rondo dyan pero hindi nga niya ginagawa kasi si Kyrie ang focus niya. Talagang face guard defense kay Kyrie. Kasi naman, kapag binibigay mo kay Kyrie yung bola, mataas ang porsyento na bakit na kagad yun. Simpleng pick and roll, practice lang kay Kyrie yan. Ito yung makikita nating defense sa mamaya nung Cavs. Dalawang tumatapat para ma-pressure talaga si Kyrie o si KD. Binigyan lang niya ng crossover tong mga to, tapos nag-pull up. Naupunta tayo sa fourth quarter. Sa paglampas si Kyrie sa napakataas na pick, andyan si Markkanen upang mag-switch. Pero habang ginagawa niya ang move niya, ay sinalubong siya ng double team na nagpa-give up sa kanya ng bola. Ganyan ang ginagawang diskarte ng depensa ng Cavs. Hindi lang kay Kyrie yan syempre, kundi pati kay Kevin Durant din. May love nang sumasalubong pero andyan pa rin si Markkanen na bumubuntot. Kaya iwan na iwan si Bruce Brown dito sa corner. Pero dito, good diyan kasi syempre nagmintes. So ganito ang responde ng Brooklyn sa ganyang klaseng depensa ng Cavaliers. Imbes na big man ang mag-screen, itong si Bruce Brown ang ginamit nila. Kita natin na andyan pa rin naman yung double at napapick up naman si Kyrie ng bola. So itong si Kevin Love ay napupunta sa mahirap na sitwasyon dahil tao niya si Claxton pero si Brown ay libre na. Mabuti na lang at nakarecover si Markkanen pero wala pa rin siya sa magandang pwesto defensively upang ikontesto. So tinatanggap lang nila ang double team at siguro pinagsisihan ng Cavs na lagi nilang iniiwan si Bruce Brown. Ganon, nire-respeto ng opposition ang laro ni Durant. Biniblitz talaga nila dahil napaka-lethal nito na scorer. Alam rin nila coach Steve Nash na posibleng ang ganito ang gagawin ng depensa at napaghandaan nila. Kita muli natin na napipilitan si Kevin Love na mag-rotate at tumaon ng dalawa, which is napakahirap lalo na lahat kayo nasa shaded area. Dahil epektibo ang play, halos lumikit na lang sila sa ganito noong 4th quarter. Pero may adjustment din naman ang Cavs. Pinapakaripas nila si Markkanen dun sa big man upang yung help defense ay madaling makapag-rotate kay Brown. Kaya natigilan din siya rito. Buti na lang at may KD sila. Isang bantay? Wala. Cash money na. So noong 4th quarter, mas pronounced ang pagiging Kyrie-centric or KD-centric na depensa ng Cavaliers at nagawa naman kagad ng paraan ni Coach Steve Nash yan. Ayaw nilang pa-score sina KD at Kyrie, edi sige, yung iba muna. At naging successful sila dyan. Maaaring gawin din ng Brooklyn ang play na ito kay Ben Simmons kapag naglaro na siya kung saan siya ang gaganap sa role ni Bruce Brown. Dahil sa panalong ito mga idol, maghaharap na po ang Brooklyn Nets at Boston Celtics sa first round ng playoffs. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.